At welcome back po muli sa ating channel sa Mac 26 Design. At guys, pasensya na kayo no kung hindi tayo nakapag-upload ng mga videos this past few months, no? Pero ang mahalaga is na nandito na ulit tayo and we're back. At sa video nga po na to ay pag-uusapan natin no yung wet application method. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang pong magpasalamat no sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel po natin. Let's proceed, no? Wet application method, no? Ano nga ba ang wet application method, no? Sa pag-install ng sticker. At yun yung mga bagay na pag-uusapan natin. Una, what is wet application method? Pangalawa, paano ba ito inihahanda? Okay? At pangatlo, paano ba ito ginagamit sa pag-install ng sticker or decals? At pang-apat, ano ba ang advantages or benefits ng paggamit ng wet application method? At panglima, ano-ano ba yung mga bagay na dapat paggamitan ito at yung mga bagay na hindi. So guys, yun yung mga pag-uusapan natin sa video na to, no? At sana ay subaybayan nyo lamang po ito. So, let's proceed. Let's get started. Kailangan natin ng guys, kailangan meron kayo nito. Yan. Spritzer bottle. Yan. So, pangalawa yung tubig. Ayan yung tubig. Guys, yung tubig na nilagay ko dito ay katumbas siya, no? Katumbas siya ng isang basong mug ng tubig. Ayan. So, kailangan natin ng liquid soap, dishwashing. Ayan. Kung wala kayo nito, pwede rin shampoo. No? Kahit anong shampoo, pwede. Ayan. Umpisahan natin guys, no, sa paglalagay ng liquid soap. So, konti lang guys ha, huwag marami. So, gano ba ka konti? Siguro mga... Ayan. Ayan, kumalat lang siya, no? Pero konti lang yan. Halos isang patak. Ayan, sinasabi dun sa commercial, isang patak. Okay? So, subukan lang muna natin, no? Konti lang, okay? Huwag masyadong marami. Okay, konti lang, okay? At, sapat lang, no? Para magkaroon ng bula yung tubig natin, no? Hindi natin kailangan damihan yung paglalagay ng liquid soap, no? Bakit? Kasi guys, pag sobrang dami ng liquid soap, no? At, nakaka-apekto kasi yon sa pandikit niya pag sobrang dami. Masyadong madulas, no? So, ang purpose lang talaga ng tubig na to, no? For wet application is good enough para pigilan lang, pansamantala yung ating pandikit, yung ating sticker design, no? Yan, ganyan. Basta may mga bula-bula lang, no? Ay sapat na yan, guys, no? Yung mga ganyang kulay lang, no? Tsaka may nakita ng bulang ganyan. So, okay na yan, no? Minsan kasi... So, pakita ko lang sa inyo yung hanggat maaari, wag nyong gagawin ganito. Kapag naging green na siya, no? So, wag nyong hanggat maaari, wag nyong papaabutin na maging green na siya, no? Yung tubig natin. Yan, ganyan. Kasi guys, no? Kapag sobrang green na yan, no, ibig sabihin marami nang masyadong nailagay na liquid soap. At maaring makasira yon, no, yung sobrang dami ng sabon ay maaring makasira sa quality or ability ng adhesive ng sticker natin. No, so dahil sa sobrang dami niya, no, ng sabon ay matatagalan bago tuluyang lumapat ng maganda yung ating sticker kasi nga madulas 'to, 'di ba? So magi-stuck siya, no. Magi-stuck yung bula niya dun sa adhesive. So, may tendency na hindi kagad lalapat ng maganda or pinaka-worst ay baka hindi na talaga lumapat ng tuluyan yung sticker design na ididikit nyo. So, hindi siya nakatulong kung ganun, no? So, iwasan natin yon guys, no? Yung sobrang dami ng sabon. Paano nga ba gamitin ang wet application method, no? Sa pag-install ng sticker? Una, linisin o punasan yung ibabaw ng pagdidikitan ng sticker or san mang parte ng sasakyan or ng salamin or ng acrylic na pagdidikitan. Pangalawa, tiklapin, pabaliktad ang sticker, alisin ang papel nito or backing kung tawagin. Pangatlo, basain ng application fluid ang pagdidikitan ng sticker
At maaari nyo ring basain ang adhesive ng sticker kung kinakailangan. Pang-apat, iposisyon o ipwesto ang iyong sticker design or decal sa paglalagyan. At kapag sigurado na, at kung sakaling hindi ka man sigurado, ay pwede mong i-reposition pa ulit yung iyong design. At kapag sigurado ka na sa posisyon at pwesto na pagdidikitan mo, ay isprayan mo ng bahagya or ng konti yung ibabaw ng iyong sticker design. At hagure ng squeegee mula sa gitna, palabas ang hagod na may katamtamang overlap sa bawat paghagod. At nang meron din katamtamang pressure o diin sa paghagod ng squeegee para tuluyang mawala ang lahat ng mga na-spray na tubig sa ilalim ng adhesive ng ating sticker. Kapag hindi mo to nahagod ng maayos, ay may posibilidad na maiwan dun yung tubig at mag-cause ng bubbles. Yan. At sunod ay papalapatin muna at patuyuin ng maigi bago alisin ang transfer tape sa ibabaw ng sticker. At panghuli, pag naalis mo na ang transfer tape na nasa ibabaw ng sticker, ay pwede mo na siyang heat gunin or i-cure para tuluyang lumapat at matuyo lahat ng mga moist or mga mamasamasang part ng sticker na naipunan ng maliliit na tubig. So, ayun na. Okay na ang iyong sticker decal sa iyong pinagkabitan gamit ang wet application mo. Ano nga ba ang advantages ng paggamit ng wet application method or application fluid? Ang pinaka-advantage na nagagawa ng wet application ay binibigyan ka nito ng kakayahan o abilidad na i-reposition yung design mo kapag hindi ka pa sigurado. Hanggang sa pag sure ka na, ay pwede mo na siyang hagurin ng squeegee para maalis natin ng tubig. So, yun yung una. Binibigyan ka niya ng panahon para i-reposition, no, yung iyong design. Sunod, naiiwasan ang pagkakaroon ng maraming bubbles or air bubbles sa ilalim ng iyong sticker. Lalong-lalo na guys sa mga transparent at saka sa mga translucent, very advisable at applicable ang wet application method. So, ayan. At minsan naiiwasan din niya, no, na iwasang masira yung design or decals mo, no, lalo-lalo kapag mahangin. Kasi 'di ba pag hindi mo siya inisprayan ng application fluid or pag hindi mo siya inisprayan ng wet application, may tendency na kapag hinangin yung kabilang part ng iyong design sticker, ay may possibility na dumikit siya sa kabilang part na may adhesive niya. At kapag nangyari 'yon, sigurado na may hirapan ka nang maibalik ulit sa ayos 'yon at maaring masira na ng tuluyan ang iyong sticker design or graphic design. So, iyon. Yun ang mga bagay na advantages ng paggamit ng wet application method sa pag-install ng sticker. At ngayon, ano-ano naman ba yung mga bagay na pwede na paggamitan ng ating application fluid or wet application method na tinatawag, no? Siyempre, unang-unang na dito guys, yung salamin, no? Salamin na yung mga glass window or glass door, ayan. Ano pa ba? Yung acrylic, ayan. Isa na yan, no? Kasama yan, guys. Acrylic, mga panflex, no? Panflex, yung mga tiles, ceramic, at yung mga pinturado, no? Na vehicle, ayan. Yung mga kotse sa kinatanong ng mga motor, no? Or mga flat surfaces, no? Why? Bakit, no? Kasi ito yung mga perfect candidate para sa ating application fluid kasi ito yung mga bagay na kung saan malinis ang ibabaw niya, no? Or wala siyang mga butas or mga pores, no? Kasi nga, pag nag-spray tayo ng tubig or ng application fluid natin, so kailangan mailabas natin lahat yun, no? Kasi pag hindi, magdudulot to ng
pagkakaroon ng air bubbles, no? O syempre, pag may pore siya, hindi kagad makakalabas lahat ng tubig. So, mag-i-stuck yun dun sa butas, no? At may tendency na katagalan ay masira niya yung adhesive ng ating decal or sticker design, no? Yun yung mga bagay na pwedeng-pwede para sa ating application fluid or wet application method, no? Like yung mga flat, yung mga yero, mga stainless yan, syempre, pwedeng-pwede yan, no? Pwedeng-pwede yan, guys. So, punta naman tayo sa mga hindi pwede na paglagyan ng o paggamitan ng ating fluid, application fluid, no? Syempre, unang-una na dito, guys, is yung mga cardboard, no? Syempre, mga papel. Syempre, pag binasa mo yun, masisira yun, no? So, syempre, bawal yun, no? Ano pa ba? Yung mga plywood. Lalo na yung mga hindi naka-barnes na plywood. Syempre, may tendency na yung mga ibang mga himulmulon, yung mga bukbuk nun, no, na part ng plywood, ay may tendency na mag-alsahan. At magkakosyon kung saan baka masira yung ating sticker na i-install pag in-apply natin siya ng application fluid. So, ano pa ba? Guys, yung ano, bubble-free sticker, yan. Syempre, no, sa pangalan pala niya, bubble-free, so hindi natin siya kailangan pang isprayan ng application fluid. Kasi yung mga bubble-free sticker, guys, na pang full wrap, meron itong micro airways na tinatawag, no? So, may papakita akong sample sa inyo, no? Kung ano ba itsura ng micro airways na yun, no? So, ito yung kung saan na daluyan ng mga hangin na kapag hinagod mo, no? Kung ipusa niyang i-release, no? Dadaan din sa mga micro tunnel na yun yung hangin. Kaya hindi nagkakaroon ng bubble. So, and then, si kapag binasa mo siya, no? Baka naman magbahay, no, or mag-stuck yung tubig dun sa mga micro tunnel na yon pag hindi mo nahagod ng ayos lahat yun. So, ang tendency ay baka masira niya yung adhesive performance ng decals. Ayan guys, ayan yung mga bagay regarding sa wet application method at sana ay napag-share tayo ng mga ideas, no, hindi man ganun ka kalawak pero at least ay meron tayong mapupulot sa video na to regarding sa wet application method. Thank you guys sa pagtambay nyo. At don't forget to like and subscribe sa video po na to. At don't forget to hit the bell button, no, para updated po tayo sa mga bago nating inihandang mga videos pa, no, pagkatapos itong session natin na to. Thank you guys. Muli, maraming salamat. Ito po ang Mach 26 Design. Bye-bye!